welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, as you can see on the title, ay gagawa tayo ng DIY ulit na video sa ating buhok. Ito ay ang DIY Brazilian blowout at home. And super excited ako na sana maging successful at maganda yung kalabasan nito sa buhok natin. And ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano ko siya gagawin. And disclaimer lang, may twist to dahil bleach hair ako. So ayan, gagawin natin, i-DIY Brazilian natin yung hair natin kahit na bleach tayo. And disclaimer lang ulit, I'm not a professional and hindi ako professional na hairstylist or hair professional. So it's okay pa rin na magpagawa kayo sa pinaka-expert na salon artist nyo or whatsoever, kung ano man yung tawag doon. And hindi ko kayo nire-recommend na gawin nyo to. Kung meron naman kayong budget, why not go to salon? And since naman pandemic, and mahilig naman ako mag-DIY ng kung ano-anong videos, so ayan, i-share ko na rin sa inyo. If maging maganda yung kalabasan, then at least, di ba, pwede nyong gayahin sa bahay. So, if gusto nyong malaman kung paano natin siya gagawin, ito na ang gagamitin nating item, just keep on watching! So, ito yung product na gagamitin natin. So, ito yung Milan na brand, the Brazilian Blowout. So, meron siyang tatlong klase na bottle. And chocolate flavor yung pinili ko. Meron organic na flavor ba yun? Pero, or scent. Pero akin, chocolate. And ito, yung unang bottle na kasama niya, yung number one, is clarifying shampoo. So, yung clarifying shampoo, is isa-shampoo mo siya sa buhok mo para mawala daw yung mga dulas, ganyan, para mag-open yung cuticle dito sa hair mo, para mas kumapit yung number two bottle mamaya sa buhok mo. So, yun, ganun siya. Para mawala din yung dulas kung nag-conditioner ka, diba? Para mawala siya and kumapit talaga yung number 2 bottle, which is eto. Yung number 2 bottle is yung Brazilian Blowout number 2, yung pinaka-keratin blowout na. Ito yung pinaka magpapadulas, magpapaganda at magpapaganda ng fine ng hair mo at magpapastraight sa buhok mo. So, eto, ayan siya. Ito yung masakit sa ilong, masakit sa mata, and very strong siya. Kapag nagpapakeratin ako sa mga salon, maanghang siya, nakakaiyak siya. So, it better na gumamit kayo ng mga protection sa mata nyo later, and gloves para hindi kayo masaktan mamaya. And the last bottle, yung pangatlong bote, is yung Milan Brazilian Blowout number 3 bottle, yung conditioning cream. So, itong conditioning cream, gagamitin natin siya after nating magamit yung number 2. And yun, ito yung cream na mas magpapadulas sa hair mo. Para after mo mabanlawan, it's got a finished product na na straight na siya and fine na yung hair mo. So, papakita ko muna sa inyo yung hair ko as of now. So, ayan siya. Kasi nag-bleach ako, nakita nyo, buwag-hag siya. Nag-bleach kasi ako, kaya nasira na yung health ng aking buhok. Hindi na siya healthy. So, ayan siya. Papakita ko sa inyo, ha. Kita ba yun? Ayan. Nakita nyo? Sobrang sira-sira na siya, di ba? Kasi nga, dahil nga dun sa nangyaring pag-bleach ko, ayan o, wala din akong ayos. Ayan o, nakita nyo, sobrang putok-putok na siya. And hindi na siya healthy. So, yun yung gusto ko talaga. Nag-search ako kung pwede bang i-Brazilian or anong treatment yung pwedeng gawin sa isang buhok kapag bleach na siya. Kasi nga, pag nag-bleach ka, pinapatay mo na yung hair mo. And this what happens sa hair ko. Diba? Sobrang dry na siya dito sa gitna. Sa dulo, medyo fine pa. Pero dito sa gitna, ang hirap na niyang remedyohan, kahit mag-blower ako, kaya iniipit ko lang. Ang nangyayari, lalo siyang nakukulot kapag iniipit mo. Kasi nga, diba, basa pa siya, iniipit ko na. Kasi nga, pag natuyo, bumubuagag siyang ganito. So, yun yung nangyari sa hair ko. That's why I tried this Milan Brazilian Blowout here. So, ang una natin gagawin is, papaliguan natin yung hair natin. Which is, nagawa ko na ngayon. Kaya, ito na yung buhok ko, napaliguan ko na. Pero, i-insert ko yung video, nag-counting video ako, yung clips nung sinashampoo ko tong number 1 bottle kasi baka sabihin nyo naman hindi ko ginawa. So, ayan siya. And after nyo siyang ma-wash is kusutin nyo talaga siyang mabuti and para matanggal yung dulas sa hair nyo. And saka nyo siya i-blow dry. Kailangan tuyong-tuyo po yung hair nyo bago nyo ipahid yung number 2 bottle. So, tapos na tayo mag-blow dry. Tuyo na siya. So, ang gagawin ko, ayan, meron na rin tayong gloves. Meron na tayo dito para hindi ma-diyan yung batok natin and leeg. And meron akong
ear cuff dito. So, ang gagawin natin is yung bottle number 2, which is yung pinaka-keratin. And, isa-section ko lang yung aking hair. Sobrang, di ba, yung double chin. Yan mo, next time ko dati. Isa-section ko lang yung hair ko, then, ayan, talagay na natin siya. Okay, so na-section ko na yung hair ko and then gagamitin natin tong keratin. Sa kamay lang natin, hindi na tayo gagamit ng ano, ng mga ano yun, suklay, para mas even natin siyang mas spread out sa hair natin. So yun. Okay, so tapos na nating lagyan yung hair ko. And nilagyan ko na lang siya ng plastic para makulob and medyo talagang maramdaman ng buhok ko yung effect ng gamot. Wala akong shower cap, so DIY na lang. Ito, plastic na lang. And for about, ang nakalagay dito, this one is for about 45 minutes. Okay, 45 minutes, huwag kayong mag-init-init ng lakad-lakad para di maiitan yung hair nyo. Ang naramdaman ko nung nilalagay ko to ay mahapde, nakakaiyak. Kagaya din siya ng effect sa mga salon pag nagpapakeratin ako. Kaya may nakatapat pa sa akin electric pan, kaya talagang humahangit yung hapde niya dito sa mata. Tapos ang hirap kasi struggle mag-isa ka. So baka mamaya pag pinlansya to is papatulong ako sa kapatid ko. So hintayin lang natin siya for about 45 minutes, saka natin siya i-blow dry. Yes po, hindi na po natin siya ihugasan. Mamaya po sa third bottle na, yung pangatlong bottle, dun na tayo mag-wash ng hair. Pero ngayon, hindi natin siya hugasan. I-directa blower, saka ipa-plansya. And then yun, ma-update siya. Ganun lang siya naramdaman ko. And yun, i-update ko kayo mamaya kapag natapos na natin siyang ibabad. Okay guys, so tapos na tayo. Nababad na natin siya. Yan yung itsura niya. Medyo basa, kaya kailangan natin siyang i-blower. Ayan, so i-blower natin siya. Hindi ito pwedeng hugasan. Blower lang. Natuyo na siya, and as you can see, nakakaiyak siya dahil mahapde. So ngayon, ipe-prepare natin siya para plantsahin. And papatulong ko sa kapatid ko para mas maganda and pak-napak yung resulta niya. So iahatiin ko siyang ganyan, tapos yung kapatid ko yung mag kaganyan. Ayan, para hindi siya mahirap. Kailangan maganda yung pagka-plantsa. And ready na namin yung plantsa. Dapat hindi sobrang lakas na. Sabi dito ay pag pinlansya lang is 230 lang degree Celsius lang. So yon, so papainitin lang natin and then I'll be back. Thank you.
So, okay, maingay sa labas. And finally, I'm done magplansya. So, here it what is the final look. Hindi kasi siya masyadong magplansya kasi nga nahihirapan kami ng kapatid ko. Pero eto siya. So, ayan. So, yan yung itsura ng hair ko, guys. Maingay sa labas, kaya dito na lang tayo. Ang third step na, yung final step na, is yung pang third bottle, yung conditioning cream. Yun, maglalagay ako sa hair ko. Tapos, afternoon is mag-blower, tapos plancha optional. Pero mas maganda plancha para kumapit talaga yung buhok. Ayan siya. Ayan. Diba, bongga? Ayan. So, yan. So, update ko kayo mamaya. Babanlawan ko lang to ng conditioning cream and I'll be back. Hi guys, I'm back and finally naliguan ko na siya. As you can see, basa na yung hair ko and Hogardo we're sauce na tayo. Sobrang init kasi magplansya at magblower. Ngayon papatuyin natin siya ng blower and after blower plansya. Same as then final result na yun after. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung final result and ginabi na tayo kaya gumamit na tayo ng ring light kanina natural light lang. So babalikan ko kayo mamaya para sa final result ng aking hair. Okay guys, finally I'm back and ito na yung final result na ginawa namin ng aking kapatid. Tinulungan niya ako. And siguro kaya ganito yung naging pinaka-output niya dahil nga tayo ay bleach pero super lambot niya pag hinawakan niya. Hindi kagaya nung kanina na sobrang frizzy niya. And nakita niyo, oh, hindi na siya yung kanina. Pwis ako. Sa kaya, no? Diba? Ang ganda na nung result niya. Compare kanina na sobrang buaghag siya dahil nga patay na yung buhok ko. Pero ngayon, nabuhay siya. And ang lambot niya, promise, pag nawakan niya. Sa kamahalata niya naman, no? Ang shine niyang tingnan. So yun, di pa ako nakakapag-pulbo. Pero ayun na yung final outcome niya. So kung gusto niyong i-try, ilalagay ko sa description box yung item, yung pinaka-link ng item kung saan ko siya binili. And para if ever you want, you can check it out sa Shopee dun sa link na ilalagay ko sa description box. And yun! And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be